Walang tigil sa paghihikbi si Yomi habang nasa loob siya ng kutsi ni Terence. Katabi niya ito sa backseat habang ang dalawang bodyguards nito ang nasa harapan. Malalaki ang katawan ng mga tauhan nito na parabang mga bonser sa nightclub. Nakakatakot ang mga ito. Ngunit ang ikinakabahala niya ay hindi tungkol sa sarili niya, bagkus ay pamilya niya ang iniisip niya sa ngayon. Ipinagdarasal niya na huwag sana ma-stress ng gusto ang ate Fiona niya at mga magulang niya sa naging eksena kanina sa loob ng kanilang bahay. Kinuha kasi siya ng sapilitan ni Terence sa mga magulang niya. Hinding-hindi na daw siya nito isasauli dahil siya ang kabayaran sa panlulukong ginawa ng ate Fiona niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pinagbibintangan siya nito na kasabot raw siya ng ate Fiona niya kahit wala naman siyang kinalaman sa bagay na iyon. Can you please stop crying? Sumasakit ang ulo ko sa iyo. Naiinis na saway ni Terence sa kanya. Lalo tuloy siyang napahikbi. Ibang-iba na ang pagtrato nito sa kanya. Pareho nga silang nakasakay sa kutsi nito, ngunit naroon naman ito sa kabilang gilid at parang diring-diri ito na makatabi siya. Hindi katulad noon na para itong ahas kong pumulupot sa katawan niya. Terence, baka mapaano ang ate ko? Kawawa naman ang baby. I already sent ambulance in your house, kaya tumigil ka na. Kunot noong sambit ni Terence sa kanya habang nakasapo ito sa sariling ulo nito at ang siko naman nito ay nakapatong sa nakasaradong pinto ng kotse. Halatang inis na ito at stress na. Ah, ambulance? Bakit dinugo ba ang ate ko? Anong nangyari? Heist, walang nangyari sa ate mo. Pinapunta ko lang yung ambulance dahil konsensya ko pa kung may mangyaring masama sa anak niya. Kaya please stop crying dahil sumasakit na ang tinga ko. Hindi niya pa rin mapigilan ang mapahikbi dahil nasasaktan siya sa pakikitungo ni Terence sa kanya. Para bang ibang tao na siya kung ituring nito. Ano ba kasing nangyari, Terence? Bakit pati ako nadamay sa... Because you are here accomplice. Malamig at bahagya nitong sigaw sa kanya. Napapatingin tuloy sa kanila ang mga bodyguards nito nang pasimple dahil sa bahagyang pagsigaw ni Terence sa kanya. Napatigil siya sa pagsasalita at pag-iyak dahil ngayon lang siya nagawang sigawan ni Terence. Accomplice? Anong kinalaman ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ba sabay pa natin aalamin ang rason ng ate ko? Bakit biglaan na lang akong nadamay? Stop talking! Ayokong makipag-usap sa iyo. May kinuha itong panyo sa bulsa nito at baliwala nitong ipinangtakip iyon sa mukha nito na parabang matutulog ito. Hindi ko talaga alam ang plano ng ate ko. Hindi ko rin alam kung anong rason niya para gawin sa iyo iyon. Pero sana mapatawad mo ang ate ko. Dahil nasisigurado kong may matinding rason siya. Shut up! Galit na sigaw ni Terence sa kanya. Tinanggal nito ang panyo na nakatakip sa mukha nito at hinarap siya. Pakiramdam niya sinuntok nito ang kanyang puso. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Sunod-sunod naman nagpatakan ang kanyang mga luha habang nakatingin siya sa mga mata nito. Ngayon lamang niya nakitang nagalit ito ng ganoon. Saglit naman itong natigilan nang makita nito ang hinanakit sa kanyang mga mata. Damn, ikaw kasi ang daldal mo. Sinabi ko na ngang tumahimik ka na lang. Kunot noo pa rin sabi ni Terence bago ito nag-iwas ng tingin sa kanya. Para bang pinagsisisihan nito ang pagsigaw nito sa kanya
ngunit nanatili pa rin itong galit. Wala naman kasi akong kinalaman. Don't test my patience. Tumahimik ka na lang hanggang sa makarating tayo sa pupuntahan natin. Tahimik na lang siyang umiyak habang nakayo ko siya. Hindi na lang siya nagsalita dahil naninikip na rin ang dibdib niya. Hindi ba't noong isang araw lang ay sinabi nito sa kanya na magtiwala siya rito dahil aayuso nito ang sitwasyon nila? Anong nangyari? Bakit parang siya na ang may kasalanan ng lahat? Bakit galit na ito sa kanya? Her. Napatingin siya sa iniabot na tissue paper box ni Terrence sa kanya. Tinignan niya ito, ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Iniaabot lang nito ang isang box ng tissue paper sa kanya. Clean yourself. Ayokong ikasal ng ganyan ang mukha mo. Kasal? Nababaliw ka na ba? Tinignan siya nito ng masama dahil sa sinabi niya. Hindi ba't iyon naman ang plano niyong magkapatid? Ano bang nireklamo mo ngayon? You should feel happy. Dahil ikaw ang napili ko sa inyong dalawa ng ate mo na magaling magpaikot ng tao. Napaawang ang labi niya dahil sa mga binitawan nitong salita. Magpaikot ng tao? Anong ibig nitong sabihin? Napahigbi siyang muli at napapalabi. Nasasaktan kasi siya sa ibinibintang nito sa kanya. Hindi kita maintindihan, Terrence. Ipaliwanag mo naman sa akin, no? Para maintindihan ko naman kung bakit ka biglang nagalit sa akin ng ganyan. If you think your cuteness and your drama will gonna change my mind, nagkakamali ka. Wala nang epekto sa akin yung pagpapakyut mo. Irritable nitong hinagis sa hita niya ang box ng tissue paper bago ito nag-iwas ng tingin sa kanya. Nagpapakyut? Hindi naman siya nagpapakyut. Magtatanong pa sana siya, ngunit huminto na ang sinasakyan nilang sasakyan. Boss, nandito na po tayo. Anunsyo ng isang bodyguard nito. Okay. Tipid na sagot ni Terrence. Anong gagawin natin dito sa City Hall ng ganitong oras? Magpapakasal ba talaga tayo? Yeah, bumaba ka na. Naunan nang bumaba sa kutsi nito si Terrence at naiwan siya sa loob ng sasakyan. Hindi siya nito ipinagbuksan ng pinto, kaya naman wala siyang nagawa kundi lumabas na lang rin ng kotse nito. Seryoso ba itong magpapakasal sila ngayon gabi? Sarado na ang City Hall at walang katao-tao roon. Napayuko siya nang lumapit si Terrence sa kanya. Wipe your face and stop crying. Otos nito sa kanya. Ayokong magpakasal sa iyo. Nakayokong sambit niya. Hindi niya alam kung anong naging reaksyon nito. Pinadali ko na nga ang misyon niyo. Pakakasalan na nga kita sa ayaw at sa gusto mo. Ikaw ang kabayaran sa ginawa niyong panluloko sa akin. Tumingala siya upang salubungin ang paningin nito. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Ngunit napansin niyang may lungkot na dumaan sa mga mata nito na agad ring naglaho. Hindi ko alam ang ibinibintang mo sa akin. Bakit ka ba galit na galit? Alam mo kung anong kinagagalit ko? You made me think that we do have something special and you made me believe you're being real with me. Pinaniwala mo ako na gusto mo ako. I'm damn stupid. Hindi siya nakapagsalita sa sinabi nito. Nakatitig lamang siya sa mapanghusgang mga mata nito. Mukhang kahit anong ipaliwanag niya ay hinding-hindi na ito maniniwala sa kanya. Gusto naman talaga kita, Terrence. Alam mo yon. I told you, your drama will no longer affect me. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Kung gusto niyo akong pikutin, fine. Magpapapikot na ako sa iyo ngayon. Total na buntis naman kita siguro, right?
O baka anak rin ng ibang lalaki ang magiging anak mo kung sakaling buntis ka. Parang pinigah nito ang puso niya. Tila na insulto siya. Hindi niya tuloy napigilan ang kanyang sariling masampal ito. Hindi nito inaasahan ang pagsampal niya sa isang pisngi nito. Buisit ka! Pinagsisisihan ko na ngayon na nagustuhan kita. Hindi ako ganoong klaseng babae. Ikaw lang nakagamit ang katawan ko. Ang kapal ng face mo. Pinagpapalon niya ang dibdib nito habang walang tigil siya sa pag-iyak. Hinulo nito ang dalawang kamay niya. Stop! Napakasama mo, Terence. Umasa ako sa iyo. Sabi mo aayusin mo ang sitwasyon natin at magtiwala lang ako sa iyo, diba? Sinabi mo yun sa akin. Pero ngayon inakusahan mo akong manluloko? Dahil niloko mo ko. Paano? Binitawan siya nito at halatang inis na sa kanya. Pero huminga ito ng malalim bago nito hinawakan ang magkabilang balikat niya. Fine. Pagbibigyan kitang magpaliwanag. The Fake Doctor. Kilala mo ba siya? Sinong Fake Doctor? Tinignan siya nito na parabang nasasaktan ito sa di niya maunawaan na dahilan. Sininyasan nito ang isang bodyguard nito. Iabot mo nga sa akin yung folder sa kotse ko. Utos nito sa isang bodyguard nito. Hawak pa rin ito ang magkabilang balikat niya. Agad naman na sumunod rito ang bodyguard nito. I'll give you one more chance. Kilala mo ba yung doktor na nag-check up sa ate mo? Oo o hindi lang ang isagot mo. Kung aaminin mo sa akin ngayon, ang rason mo kung bakit mo ako niloko, matatanggap ko kaysa patuloy mo akong lokohin. Hindi ko nga siya kilala. Tila na dismaye ito sa sagot niya at dahan-dahan itong binitawan ang balikat niya. Lumapit naman sa kanila ang bodyguard nito na may hawak na folder. Boss, iniabot ng bodyguard nito kay Terence ang folder. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Terence at naging blanko iyon. Hindi niya mawari kung galit ba ito o dismayado sa kanya. Iniabot nito sa kanya ang folder, kaya naman tinanggap niya iyon. Kung umamin ka na lang sana, baka napatawad pa kita. Just follow me. Tumalikod na ito sa kanya at nauna nang lumakad patungo sa loob ng City Hall. Agad naman niyang binuksan ang folder. Naglalaman iyon ng mga litrato ng pamilya niya. Unti-unting namilog ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga pictures doon. Family pictures nila iyon kasama ang ninang Coralie nila. Naaalala na niya. Biglang nag-flashback sa kanyang isip ang imahe ng doktorang nag-check up sa Ate Fiona niya noong nakaraang araw. Ang ninang Coralie nila. Nakalimutan na niya ito sa tagal ba naman niyang nanirahan sa Japan. Sa loob rin ng 5 taon ay nagbago na ng kaunti ang itsura nito. Medyo pumayat ito at tumanda ng kaunti kaya hindi niya agad ito namukhaan. Kaya naman pala pamilyar sa kanya ang doktor na iyon dahil ito pala ang ninang Coralie niya. Kaya ba iniisip ni Terence ngayon na magkasabot sila ng Ate Fiona niya? Kaya ba galit na galit ito? Napakatanga niya naman kasi para hindi niya makilala ang ninang nila. Terence saglit. Mabilis niyang hinabol si Terence. Tumigil naman ito sa paglakad at hinintay siya. Nagkakamali ka, Terence. Wala akong kinalaman sa plano ng ate ko. Nakalimutan ko lang talaga ang itsura ni Ninang Coraline. Hindi ko siya nakilala. It doesn't matter anymore. Malamig pa sa yelo nitong sagot sa kanya. Natigilan siya dahil walang emosyon ang mga mata nito. Pero nakalimutan ko lang talaga. Naiiyak na niyang paliwanag, ngunit tila hindi na iyon mahalaga para kay Terence.
ikakasal tayo ngayong gabi. But don't flatter yourself. Alam mo naman siguro na obsessed lang ako sa katawan mo. Bukod doon, ay wala na akong nagustuhan sa'yo. I just want you in my bed, and you just have to do everything I want. Don't worry, palalayaan kita agad kapag nagsawa na ako sa'yo. Bayad na kayo ng ate mo sa ginawa niyo sa akin. Hindi ko na kayo ipapakulong. Kapalit ang pagpapaligaya mo sa akin sa anong oras mang gustuhin ko. Parang dinurog-durog nito ang puso niya. Tagos sa loob ng puso niya ang bawat salitang binigkas nito. Masakit hanggapin, ngunit isinampal nito sa kanya ang katotohanan na matagal na niyang napapansin. Hindi nga ba't katawan lang talaga niya ang nagustuhan nito sa kanya at wala nang iba pa? Kung gaanoon, bakit kailangan pang ikasal tayo? Pwede ko namang pagbayaran ang kasalanan namin sa iyo kahit hindi tayo ikasal. Trip ko eh. Tumalikod na ito sa kanya at nagpatuloy na itong pumasok papunta sa loob ng City Hall.